karami mga kaprobinsya. Isang sandok lang natin. Excuse me. Excuse me. Matagal itong naisip mga kaprobinsya, pero ngayon lang namin nagawa. Para magbuka namang bahay. Basta bahay na may babae, ganun talaga, may kurtina. Pero kami lang mga lalaki dito, hindi ito makakaisip ng ganyan. Iba talaga yung mindset ng babae at sa kalalaki. Wala magulang. Taas na talaga. Parang mabuhay naman yung bahay namin dito sa pundok. Nagkakapila yung kubo natin. Dito ako naman lagi. Ngayong bakasyon. Ayos ah. Yan na po yung kubo natin oh. Maganda pala tingnan pag may kurtina. Credit yan kay Mrs. Yan. Hello? Hello. If you're here again at the mountain, you'd like to stay here? Yes. And Mama, we'll go home. Sleep here. Tomorrow we'll go home. After that night, we'll go home. After this, we'll go home. No. We'll stay here for two nights. The bear. What's this? This one. What's this? No, 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 touch me. No touching me. Why? Because it's bad touch. Tingnan nyo po yung mga ibon natin mga kaprobinsya oh. Ganyan po yung ugali nila basta magutom na, maubusan ng pagkain. Yan, tingnan nyo po. Parang nanghingi sila. Yan, lumapit sa tao. Pero pagbigyan natin sila ng pagkain, kumain agad. Tatarating lang namin ni Mrs. ngayon kasi umuwi ko kahapon. Gutom na gutom sila oh. Lumapit agad sa pagkain natin. Ngayon po ang ganda ng ugali. Basta magutom, hindi na matakot sa tao. Sila pa mismo yung parang kusang lumapit sa tao. Basta magutom sila.
tao na walang balahibo. Ganyan po sila basta maugutan mo. Hindi sila natakot sa atin. At halos bumawa silang lahat. Nalibang ako sa kanila. Yan po, napakalamig dito sa amin ngayon mga kaprobinsya. Yan, nag-fog. Pero kahit malamig, si Third umiyak kagabi. Kasi bilang lang nag-burn out. Tapos wala ng electric fan. Kahit napakalamig, kailangan pa ng electric fan. At yung isa nating baka dito mga kaprobinsya na dumulaga, medyo masama yung pakiramdam niya, parang nilagnat. Sa mga nakarang araw hindi siya kumain na napier, so ginawa namin, inamot namin agad siya, pinainom ng lugos or honey. At saka napapansin namin na effective yung ginawa namin. Hindi talaga natin maiwasan mga kaprobinsya na makaranas ng ganyan yung mga alaga natin. Dahil si Pogi dati, nakaranas din ng ganyan. Na hindi kumain, hindi nakatayo. Pati si Bika dati dun sa Area 1. Pero kumain naman siya ngayon. So hindi na kami nabahala sa kanya. Tapos medyo maliksi na. Hindi na siya matamlay. Hindi na katulad nung una na matamlay siya. Pero sa mga nakarang araw mga kapabinsya, hindi siya kumain at matamlay siya. Nabahala kami ng husto sa kanya. Ang kinabahala na namin sa kanya ngayon, piinom namin siya ng gamot, tapos nakasahan siya. So hindi na kami sigurado sa kanyang pagbubuntis. May napapansin ako sa kanyang didi mga kapabinsya, oh. Iba yung didi niya. So ang gagawin natin sa kanya mga kaprobinsya, pag gumaling siya, ibinta lang natin. Kasi dati si Bika nakaranas din ng ganito, na nagkasakit siya, pinainom natin ng gamot at hindi na siya nabuntis. Ang gagawin namin sa kanya, pag fully recovered na siya, ibinta lang namin siya. Hindi na magandang sinyalis yan sa babaeng baka na pinakasahan natin tapos nagkasakit. Hindi na yan magandang gawing inahin, baka hindi pa mabuntis katulad kay Bika dati na paulit-ulit ay napagkasa sa kanya. Isa po sa dahilan,
kung bakit kami napasugod agad dito ni Mrs. Kasi nag-chat sa atin yung kasama natin dito na yun lumalaga nating baka. Matamlay daw at hindi kumain. Yan o. So, pag gumaling na siya, wala tayong ibang gagawin sa kanya. Ibinta na natin. Nakatulong po yung hani natin na pininom sa kanya. Sa kamay lang. Tapos tuloy-tuloy yung treatment natin sa kanya hanggang fully recover na siya. Sa ngayon, hindi na kami sigurado kung ano nangyari sa kanyang kan. Kasi mula sa pagkasta ni Pugi, nasa mga 3 buwan na. Tapos pinainom na natin siya ng gamot. Masaya na tayo. Basta makita natin yung ating alaga na medyo nagkasakit tapos kumain na. Napakaganda na po yung paligid natin dito mga kaprobinsyo. Green na green na. Si Pak Bones mga kaprobinsya. Pak Bones. Si Gidas. Wala pa silang mga kain. Hindi pa nga nalinisan yung kulungan nila. Si Dol-Dol. Yan. Hindi na sila nilagyan ng tali. Paikot-ikot lang sila dito. Mamaya paliguan natin sila. Si Dol-Dol, si Kung-Kung. Linisan muna yung kanilang kulungan bago natin sila paliguan. Pero tinanggal namin yung tali nila kasi pag itali namin sila, kain nila na yung tali, yung lubid, para makawala. So, ang ginawa lang namin sa ngayon, nilagyan namin ng harang sa likuran para hindi sila makalabas. Ayan. Magkape muna tayo mga kaprobinsya. Napakalamig yung panahon dito sa atin. Masarap yung kape, basta malamig. Tinitsik ko lang muna yung baka natin na matamlay kahapon. Kasi iba yung pakiramdam natin mga kaprobinsya pag may alaga tayo na magkasakit. Parang hindi tayo mapakaliwa. Palagi natin iniisip kung ano na kaya nangyari. Kaya na gumising tayo. Inuntahan ko agad yung ating baka dyan. Yung mga kasama natin ito, nakahuli naman ng bais or ale. Murag abtik na gano'y eh. Ah, nakis ba? Pero maliit lang. Aptik na daw, kasi gumuhi na eh. Kaya ko sa map. Kaya ko na bo. Asa sa map. Asa na gusbat. Ah. Dahito din talaga yung bais na nahuli natin. At nilagay sa pan. Tapos na nahuli natin siya ulit. Lumaki na. Kasi masarap yung pagkain niya doon. May mga fingerlings. Pati yung mga crepes natin, mukhang kinaan pa nila. Kapit tayo mga kaprobinsya. Third! Third! Come on! Ito po. Umiyak kagabi na ang nag-run out. You want electric fan? But, there is no electricity.
It's burned out. Pero, but it's okay hair compared to Baez. You like hair? Mm-hmm. Si Junior natulog pa. Maganda dito mga kaprobinsya para sa ating mga bata na palagi lang nasa kwarto. Kasi dito si Third, naglakad lang mula doon. Eh, nakatulad dati na umiyak siya. Nasanay na siya. Tumakbo pa siya, iniwanan pa niya kami. Tapos, pawisan sila ng kunti. Lalo na pag-isama natin sila sa ating mga trabaho dito. Hindi katulad pag ano na sila sa Baez, nasa kwarto na sila na malagi. Nakahiga. Pero dito, marami silang makikita. Right? Ayos oh. Kumain lang siya ng kuan, kupramil. So gusto pa niyang mabuhay. Basta mukha onra. Naubos niya mga kapabinsya. At yung fish na nilagay natin, hinaluan natin ng gamot. Hinaluan natin ng panamox forte. Hindi natin maiwasan yung mga ganyang pangyayari. Kahit tayong tao nga, minsan karanas pa tayo ng pananakit ng katawan. Yung mga baka pa kaya na hindi marunong magsalita. Yung power spray natin, hindi naman ito masakit sa katawan ng baka. Kasi in-adjust natin yung... Ay! Na-prank tayo! Prank out pala. Yung hose lang dong! Katarang hose! Iuli naman dong, iuli! Na-prank tayo mga kaprobinsya! Ito lang yung gamitin natin, oh. Wala pang gasos to sa kuryente. Wrong timing. Mistake na lang natin sa paliguan pag may kuryente na. Ngayon lang yung tubig ngayon. Pagkataba po yung napir dito dahil yung mga dumi ng ating baka dito namin nilagay. Next day lang natin paliguan yung ating mga baka dyan pag may kuryente na. Mahina yung presyo ng ating tubig.
hindi na sila masyadong mailap. Pagkadali lang turuan mga kaprobinsya. Kasi noon na, hinahanapin na natin sila. Pero nung nabulabog sila, natakot sila sa atin ah. Pero ngayon, tinan nyo po, hindi na sila masyadong mailap. Yung ilan na huli namin, gusto ko sana alagaan pero mukhang mamatay na siya kasi malaki yung sugat sa kanyang bibig. Ang laki na po natin mga isda dito. Manghuli tayo ng tilapia dito at ilipat natin doon sa kabilang pan, sa may tapal pan natin. Subukan natin kung makahuli ba tayo sa isang sandok. Ano? Napakarami mga kaprobinsya. Isang sandok na natin. At pwede nang papaksi oh. Marami. Isang sandok lang. Doon natin ito ilagay sa kabilang pan kasi matagal na po na hindi natin nalagyan ng tilapia dyan. Ang bigat. Nasa mga 4 na kilo. Pagay, may butas. May nahulog ko. Ilipat natin ito sa kabilang pan. Oops. Dito palakihin natin sila ng gusto. Pakainin ng marami. Yan. Dahil umulan kagabi, yan po ang tubig natin ngayon. Hindi malinaw. Dito, wala dito ang isda. Pero bala ko po na dito tayo mag-breed ng hito. Kasi mga ilang piraso na lang yung hito natin na natira. Subukan natin. Yan o. Lumipat natin yung iba para mabawasan yung tilapia na tumipat. Kasi pag totoong din lang yung ilagay natin, napakabilis na lumaki. Araw-araw na po natin sila kinakain ng fish, umaga at hapon. Dito wala pa mga fingerlings. Pero dito marami na anak yung tilapia. Mula na nahuli natin yung eel, marami na mga maliliit. Kaya marami na tanong sa atin. Kinukumusta yung ating crayfish. Kung nasaan na daw. So parang wala na tayong pag-asa sa ating crayfish mga kaprobinsya. Kasi nung una, dito natin nilagay yung ating crayfish at hindi namin alam na andito pala yung eel natin. At marami nagsabi na yung mga crayfish ay isa rin sa mga paboritong pagkain ng eel or bais. So mula na nilagay natin ito, hindi na natin sila nasilayan kasi mud pan naman to. Tapos hindi malinaw yung tubig kasi kakaayos pa lang sa ating pan dyan. Malaki ang posibilidad na yung mga crayfish natin kinain sa ating eel. Hindi na masyadong marami dito kasi palagi po kami nag-harvest para pang ulam lang. Yan. At yung hito natin oh. Balak po natin na tanggalin yung tubig tapos sulihin sila at i-breed doon sa kabilang pan. Ayan.
paboritong-paborito nila yung mga galay or kamuting baging. Tingnan nyo po. Mamaya, wala na yung natira. Kahit isang dahon. Ubos lahat yan. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung ulam namin. Oh, manok. Palagi kami nagkatay ng manok dito. Inarbis namin palagi. Yan, may kanin at saka ginamos. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kailan na? Yung bais na ikaw, no? Kim Kim? Ayun, pito-pito. Pito-pito. Pero ikaw rin saan nagaw ko, para dito gapot. Pero pagkaloto na. At nga. Pagkaloto na, mas baka. Mari to. Si Koy to yung mga gahilaki doro. Nandiyan na uyab. Masa doro to. Wala na gahilaki yung pare. So, baga. Pero agi pa rin mong gagawin na nasa? Ay, hilap na siya. Ha? Hilap na siya. Hilap na siya. Tawag ang gagawin na. Wala na ba'y bulihay, Ken? Dari, ano dyan? Ito na nga ako na. Wala mong manampi. Ito, Koy? Libak na ba kanila rin kay Abinaga, hilak mo ka dito. Nireply pa man na guay. Ah. Ano ito? Mais. Dino pa mukha, abin mo. Palo nito ulit. Ginoon niyo sila na sa kining bais magkapalag yung baga. Parang baga. Muna po ba? Tawang ka doon. So, hindi ko naman muna. Nasa muna muna agot. Okay ba? Okay. Ngayon, okay na ito eh. Maan ko sa dahada eh. Bila yung mga anak mong tanan yun, okay kayo siya. Kaya magpa-insure pa pala. Ano ako, pwede ito madalala sa insure. Sa'yo po nang listo siya lula. Wala. Kami yung bro, let's eat your lunch. Sa'yo po nang listo siya lula. Kung tanay, kaya wala yung insure. May kamot mo yun. Yung sa'yo unang maka-paan. Makabalay. Ako ito naman pala ha. Isang nanayang kadaog, winner ato. Winner, yung kamong isang ang kinagami ang gano'y magpabili. Okay. Kaputiwan, kaputunong bel. Kaputunay bel. Yan na muna ang mga kagalapan dito sa amin mga kaprobinsya. At maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay sa aming mga video. Maraming salamat din sa ating mga salad viewers, sa mga kaibigan natin na nasa bansa na palagi nanonood, sa mga palagi ng comments, sa mga likers. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa ating mga kaibigan dyan. Shoutout kay Roy Umali from Taguig. Shoutout kay Sir Norman Pulikit. Shoutout kay Merlin Sulamilio.
from Bacoor, Cavite. Shout out Pastor Family from Tangub City, Misamis Occidental. Shout out kay Carlo Fuente from Tagum City. Shout out kay Victor Gabatan Vlog from Bulacan. Shout out kay Jesus Tamaya from LA, California. Shout out kay Ramer Radasa from Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Shout out kay Norman Nole from Cebu Doctors University Hospital. At sa mga hindi ko po na shout out na lang po sa inyong lahat at maraming salamat po.